Good morning. Let's talk about the business plan. First deadline. Upload a soft copy on the drive which is located on the page, and you have to upload that on March 20th before 5 p.m. If you miss the deadline, because I'm going to close the link, you can still pass your business plan but in printed copy, and you can pass that before 12 p.m. Friday sa Gadmeta. Okay? So let's talk about the business plan itself. So we have a specific template and format. Just edit the template, edit the format, but not the font, the arrangement. You have to follow that. Now, one of the key ingredients in the template is that there is what you call a header, all capital letter for the business name and the page number. And then on the first page, you can see the name of the business, but not in all capital letter, the address, the logo of your business, the owner, and that's it for the cover page. Okay? On the second page, you can now start your business plan draft. So as you can see, on the page, you can download the template and answer the questions, and that is it. Good. But if you want to get the highest score possible, you can use my example business plan with all the pictures. Okay? So I can guarantee that you will have a high score when you just answer the template. But if you're gonna follow this example, that's why I gave you the example, this is the highest possible score you can get. It's around 90 above. Okay? Again, class, I'm strict with the template. Now, let's go to the second page, vision and mission statement. Vision is about your goals, yung mga plano ninyo, tagalogin ko na, na long term, na yung makakamtan mo in the next 5 or 10 years, or pag nag-mature na yung negosyo. So, ito yung pinaka-goal ng business ninyo. Pwede nyo pag-usapan dyan yung profit, kung paano lalago, kung paano siya mag-expand, kung paano siya mag-provide ng quality service. Kaya ganyan magkasulat yung vision statement. Okay? Next, mission statement. Ano to? Ito yung mga hakbang para makamtan mo yung vision statement. So, ito yung mga procedures, mga steps. Kaya nga makikita mo na yung mga nakasulat dyan, anong gagawin mo on a daily basis? Ano ang gagawin mo sa mga tauhan mo, sa produkto mo on a daily basis, basis para makarating sa tao? Yun yung mission statement. Kaya ganyan siya nakasulat. Okay? Now, hindi na naman lahat nito, hindi kailangan mahaba. Doesn't need to be long, lengthy. As long as the words are not repetitive or the words are concise and direct to your business goals and business mission and vision, then that is fine. Okay? So, syempre, hindi naman mataas ang score yung one sentences, two sentences. Lalong yun, hindi mataas yung score yung gumawa ng AI. Kasi meron akong AI detector. Tatlo sila. So, use your own words, understanding, in composing the mission and vision statement. Okay? Next, ito naman yung value proposition. Anong ilalagay sa value proposition? Ayan, siguro may idea na kayo ng value proposition. Pero, kung titignan yung sa lecture, it is what? It is the importance, yung kahalagahan ng negosyo mo at yung validity ng negosyo mo na alam mo kikita siya. Paano mo ipapahayag sa mga tao yung pinaka-key competency o kaya pinaka-tinatawag na magaling na product mo, dyan mo isusulat. Halimbawa dito, linagay ko yung value, yung kahalagahan ng business ko para ma-convince ko ang target market ko, ang mga consumer,
ay yung presyo ng dyan. Tama. Tapos, pinakita ko yung ano, mga benepisyo ng business. Kaya itinatag siya, kaya itinayo siya. Kaya na sinalang personalized fitness ecosystem and environment. Sabi ko, maganda. Meron siyang advisor, meron spotter, na si Jim nga. At meron mga gamit, basic gamit, para lumakas yung katawan. At syempre, home-based siya, community-based. Yun ang kahalagahan ng aking negosyo compared sa mga ibang negosyo. Yun ang value proposition. In Tagalog, ano ang maipapakita mong kahalagahan ng negosyo mo in essay form sa mga tao? Okay? Yung target market naman sa kabila ay sino ang bibili ng produkto mo. Inagay ko lang ng demographic, geographic, unique store hours, personalized. Kasi dun umiikot yung gusto kong customers. So, ang target market ay tungkol sa mga customers ninyo. Yung balikan nyo yung lecture na Tam Samsung. Yung mga taong gusto mong bentahan. Yung mga taong dati na bumibili na gusto mong akitin. Yun ang target market. So, isusulat mo dyan, sino ang mga ito? Okay? Bakit ito ang mga taong pinili mo? Ganun siya. And market value. Ayan. Yung market value, oo, maraming computation. Pwede yung sundan yan. Nasa lecture din yan. Basahin nyo. Pero ang hahanapin ko sa market value, ilagay nyo yung total taong bibentahan mo, yung sino sa mga taong yan ang posibleng bibili sa'yo, magkano yung produkto mo, at ilan yung kailangan taong bibili para hindi ka malugi. Kaya nga dyan, nakalagay 300 household, 50 people, tapos around 20% sa 50 ang pwede kong maging customer, which is around 17 people. At kikita ko sa 50 pesos per gym, 850 pesos, kung kukuha ko ng market share o yung mga customers ng ibang gym at mga bagong taong pwedeng maghikayat. Okay? So, market value ay kahalagahan ng mismong pera na papasok sa business mo. At makukuha mo yan kung alam mo yung sinong bibili, ilan yung kalaban mo, ilang tao ang kailangan mo para hindi ka malugi, at magkano yung presyo mo. Diyan mo ilagay. Okay? Next is marketing mix. Alam natin 7 ito. Product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, or environment. So dito, sa first part, product, ilagay mo lang ano yung bebenta mo. Kung pagkain yan, ay ilagay mo ilang flavors, ilang sizes. Kung cake yan, flavor, sizes. Kung services, anong klaseng iba't ibang servisyo. Like kung barbershop, cutting hair, shaving, massage, pwede yan. Okay? And kung ano pa, mekaniko, pwedeng change oil, pwedeng check engine, pwedeng electrical. Yun ang product mo. Kasi yun ang binibenta mo. Paano naman yung price? Magkano binibenta yung product mo? Ipakita mo dito, magkano per unit ang product at magkano yung kikitain mo or tubo. Kahit yun lang lagay mo dyan, okay na. Pero pag marami kang product, ilalagay mo lahat ng prices nila. Okay? So, kung marami kang iba't ibang price sa cake mo, ilalagay mo dyan. Kung iba't ibang charges mo sa pagiging mechanic mo, ilalagay mo dyan. Like change oil is 50 pesos, wiring is 500 pesos, ganun siya. Lalagay mo lahat ng price at magkano yung kikitain mo ng tubo. Halimbawa, sa isang cake, pinabenta mo 500, magkano yung kikitain mo doon? 100. Ganon. Lalagay mo dyan sa price. Sa place naman, ilagay mo lang yung location ng business.
yung picture ng location ng business, sir, hindi pa ako nagtitinda, sasabihin mo, okay lang, basta picturean mo kung saan ka magtitinda. Tapos lagyan mo ng Google Maps kung saan yung location, kasi yung picture, hindi mo makita saan yan eh. Pero sa Google Maps, pang mag-pinpoint mo kung saan yung location. Gaya ng sample, nandun yung red flag, dot, di ba? At nandun yung what? Location, sa mira sa application. Yan ang place. Process naman, ito ay yung from una hanggang magtapos, bentahan. Kung food ka, susulog mo dyan kung ano yung unang bibilhin mo, ingredients, paano mo gagawin yung food or yung product at paano mo bebenta. Yun yung process ng food. Sa service, paano ka mag-open ng shop, anong mga preparation mo, like gamit, at paano mo po-provide yung service sa mga tao. Okay? So, isip-isip tayo dyan. Yun lang siya sa process. Halimbawa, pag barbershop, so open store, prepare scissors, equipment, and then turn on the aircon, sweep the floor, and then welcome people or customers in my barbershop. Once the people in the barbershop is in the store, you give some small talk, then you ask them what type of haircut, and then ask them what other services you can they want or you can provide, and then start cutting, and then once done, clean up, payment, and complete process. That's it. Sa pagtitinda, ganun din. Palengke, search for ingredients, pag-uwi sa bahay, prepare the food, the mixture, cook, and then prepare the stall, papaano yung position ng food, etc. And then sell. And then when people buy, process na naman, ask them what kind of product they're buying, and then package, and then provide the product. Ganun siya. So I give you an example for services and food products. Okay? Promotion. So promotion, ilalagay mo lang paano mo ipapaalam sa mga tao yung negosyo mo. Business. So, nandyan sa suggestion, nakikita niyo sa sample business plan, word of mouth, flyers. Pwede mo ilagay dyan, depende kung anong gagawin mo. Free taste, free sample, buy one, take one, house-to-house selling, room-to-room selling, pre-selling, online selling, pre-order, kahit ano dyan. Tapos sa baba, pwede mong ilagay or ilalagay mo yung poster mo. Yung ginawang poster. May nagtanong, sir, pwede palitan yung poster ko, gawin ko digital. Pwede. Pagdating sa final draft, pwede mong gawin digital, pwede mong i-modify yung poster mo. Or kung ayaw mo, mas okay din yung picturein mo yung ginawa mo dati at ilagay mo dyan. Okay? So that's promotion. Ito yung sample. Nakikita mo, meron ingredients or nilalaman yung promotional natin. Nandun yung quotation, name of business, location, mga services. Okay? Next is people. Kung mag-isa ka lang dyan, sabihin mo lang, owner, picture mo. Tapos pwede mong isulat kung anong background mo sa business na yan. Yan lang, kasi meron dyan, no? Nakasulat ng brief statement or caption na ini-introduce yung mga owner. Nagkataon marami yung employee dyan, yung people, kaya linagay ko sino ang mga tao dyan at position nila. Pero kung mag-isa ka lang, lagay mo yung picture mo, owner, entrepreneur, has experience in selling mga yan, or has own business, or is happy to serve you, ganun siya. Okay, lagyan ng caption. Na! Again, okay lang yung basic, pero gusto nung mataas na score, ito yung suggestions ko. Okay? Number 7 is for the marketing piece is physical evidence. Okay, gaya dito sa product, maaring wala pa kayong product na picture. Pwede yung i-download yan
sa internet na similar sa product mo kasi hindi pa kayo nag-business, nagsangkap. So, pwede yan. Doon sa product. Dito naman sa physical evidence or environment, ito, kasi ako may existing na gym set. So, meron akong evidence na existing yung business. Pero in this case, this is a business plan at marami sa inyo wala pang ganyan. Pwede yung ilagay yung environment kung saan gaganapin yung negosyo. Is it conducive to selling? Like, halimbawa, yung harap ng bahay, dyan ka magtitinda. Picturein mo yung lugar kung saan nilalagay yung mga ingredients, estante, ganyan, etc. So, ilalagay mo lang ng caption na, this is where I will put my ingredients, my containers, etc. Physical environment, yun, pwede yun. And in replacement for physical evidence, kung wala ka pang kagamitan. Naintindihan nyo? So, magiging physical evidence or physical environment. Again, ang kapalit niyan, kasi may evidence na ako, ang kapalit environment, picture mo lang saan mo ilalagay yung paninda mo, saan yung etc. Ganun siya. Okay? Now, let's go to the 4 M's. Manpower. Malamang, yan ay linagay ko yung mga job description nila at mga taong masangkot sa negosyo. Sa inyo, maaaring kayo lang. So, lalagay mo lang yan, yung ikaw sa chart at yung mga customer. Wala na sa gitna kasi nga wala kang tauhan. Pwede lagay mo nanay mo kung kasama mo. Pero don't forget to put in the roles. Mga gaganapin nila, anong responsibilidad nila. Yun ay kasama dun sa manpower. By this time, you should know that kasi nga ginawan ko ng example ito. Okay? Yung method, ito. Ito mas detailed doon sa process. Okay? So, meron yung location, tao, paano magbayad, steps, ayan, yung safety. So, pwede mong lagay yung kung food ka, yung malinis, yung ingredients, hindi nababalawuran, nakaglabs. Safety. Okay? Yung machine, ano yung mga equipment gagawin mo? Mga kung cooking ka, food product, yung utensils, yung kagamitan. Kung service ka, mekaniko, yung tools. Kung barber ka, yung gunting, yung barber chair, yung shop, machine yun. And materials, raw materials, and mga lahat ng gagamitin mo para sa product mo. Yung machine, gagamitan yan eh. Usually equipment yan eh. Pero yung materials, yun yung ingredients, etc. Nagawa nyo na ito. So may overview na kayo. Gawin nyo lang in business plan format, but lagyan nyo ng mas concise and more examples. Ito yung pinas yung papili. Ha? Okay? Yung 7 M's, 7 P's. Okay? And finally, yung financial report. Last na to, tingnan nyo. Tapos na. Ang financial report forecast, ay forecast lang to. So, lalagay mo yung initial capital. Saan galing yung initial capital, yung 14,000 sa example? Lahat ng pinuhunan ko para magsimula yung business. So, lahat yan ay ginastusan ko para magkaroon ng isang negosyo. Siyempre, forecast ito. So, halimbawa yung cooking. Gumastusin ako 1,000 para sa ingredients. Ilagay mo dyan. Ano yung 1,000 na yun? Unan. Tapos idagdag mo yung others, like yung stove, yung gasol, yung hindi mo biniling gamit na nasa bahay na, utensils. Ilagay mo lang dyan at i-estimate mo. Yun na ang capital mo. Bakit kailangan yung capital na yan? Para alam mo kung magkano dapat mong bawiin bago magsara yung negosyo. Mahalaga yun. Kasi business plan ito. So nagpo-project tayo kung ganito yung puhunan ko, dapat ganito yung babalik. Kaya nakalagay siya dyan sa first part. Yung projected profit, yun, dyan magbe-base yung market value. So, 20 days tayo magtitinda. Actually, 10 days. Pero, kikita tayo ang technically 1 month projection forecast yan. Kaya linagay ko 20 days. Pero magtitinda lang tayo ng 10 days. Pero iko-compute nyo for the month, 20 days. Okay, huwag kayong malito. Certain days tayo magluluto. Bakit 20 days? Hindi, kasi kailangan natin yung projection ng month by the month. Kasi hindi realistic kung 2 weeks lang.
walang po na nababalik in 2 weeks. Okay? Unless na talaga mabilis magbenta. Okay? So, 20 days, ang lalagay nyo dyan, ilalagay nyo kung ilang tao yung bibili para makuha mo yung financial investment mo o yung puhunan mo. So, sa akin, lalagay ko 20 days kasi 20 days tayo. Day off is Saturday, Sunday. Friday, Saturday sa akin kasi nakalagay sa business plan. Muli ilang araw ako ng bukas. Kaya 20 days siya, 5 days per week. Kailangan ko ng 17 customers per day para hindi ako malugi. So, 850 ang makukuha kong pera kasi 50 pesos per product yung sa akin. At 17,000 yung projected profit ko for 20 days. Mababawi ko na yung pera. Kung regular na 17 yung taong pag-usok. Okay? And, syempre, ilagay mo after that space yung expenses mo. Yung gagastusin mo para sa buong buwan. Kasi, or 20 days. 20 days. Kasi 20 days tayo magbubukas sa business na to. Kung 7 days kayo magbubukas, 30 days or 31. Estimate yun na lang 30 days. Kung buong araw kayo, buong week kayo makikita. So, dyan, linagay ko lang yung mga lahat ng magagastos ko for the month. Tapos, yun ay ma-minus ko yung gastos doon sa net profit, which is 17,000. Kaya nakuha ko yung 6,800 projection. 20 days, meron na akong araw. Ganyan lang siya dito. Anong mahalaga dito? Apat na sangkap. First is yung puhunan mo. Second is yung paano ka kikita. Third is yung gastusin mo. And fourth is ano yung net profit mo. At this is good for 1 month. Tapos na yung business plan. Diyan muna tayo. Okay? So hopefully this clears up everything. At slow down nyo lang siya para lalo nyong maintindihan. Ulit-ulitin ninyo para lalo yung maintindihan. Have a nice day.